Hey, magandang buhay. So ako si Sir Ben at narito ako upang i-discuss sa inyo yung unang step sa factoring, yung actually yung unang topic sa grade 8 mathematics. Ito yung reverse ng distributive property. Okay, ito yung factoring the greatest common monomial factor. Okay, so ready ka na? Great. So dito sa video na to ay prepared. I-discuss ko walong example. Sir Ben, bakit ang dami? Para masanay, saka para maging pamilyar. Kasi kung isa or dalawa or tatlong examples lang ang para sa topic na to, medyo mahirap siya. Okay? So, doon sa walong yon, I'm pretty sure na magigets nyo. Okay? So, let us have the, let's start the presentation. So, common monomial factoring. So, ang gagawin dito is, we're going to complete a table. Para lang makita nyo, para lang may sistema yung ating examples. Okay? So, example number one, we have 2x plus 8. Focus tayo dito sa binomial na to. Kung mapapansin natin, yung isa may letter, yung isa walang letter. Okay? So, ibig sabihin nun, ang focus lang natin dito is dun tayo sa mga numbers. Yung 2 at saka yung 8. Kunin lang natin yung GCF nila. Ano ang GCF ng 2 at saka 8? Tama ka. That is 2. Okay? Ngayon, pag magfa-factoring tayo, since nakuha na natin yung GCF, i-divide natin yung 2 or i-divide natin yung 2x by 2 at saka yung 8 by 2. Isa-isahin natin. Anong 2x divided by 2? Okay, tama ka. X lang yon. How about 8 divided by 2? Tama ka. 4. So, yung other factor nun is x plus 4. Again, saan nanggaling yung x? Yung x nanggaling yan sa 2x divided by 2. Yung 4 naman, saan nanggaling yan? 8 divided by 2. So, ano ngayon yung factored for natin? Pagsasamahin lang natin yung common monomial factor at saka yung the other factor. So, it will be like that one. Okay? Proceed tayo sa pangalawang example. Second example is negative 6y minus 9. Kagaya na ng unang example natin, yung isa lang yung may letter. So, focus tayo dun sa may mga numbers. And that is negative 6 and negative 9. Ano ang GCF ng negative 6 at negative 9? Okay, tama ka. That is negative 3. Ngayon, eto, yung negative 6y, i-divide natin yan ng negative 3. Ano ang sagot? Tama, 2y. Next, yung negative 9 naman, i-divide natin yan ng negative 3. Ano ang sagot? Tama ka, positive 3. So, ang ating magiging factor form, pagsasamahin lang natin yung common monomial factor at saka yung the other factor, kamukha lang ng sagot dun sa unang example. As you can see on our screen. Okay? Third example tayo, we have 8z squared plus 20z minus 4. So, medyo naging trinomial tayo ngayon dito. Again, yung third example, kapares lang yan ng first example at saka second example. Sir Ben, bakit? Hindi lahat sila may letter. Clear tayo doon. Sir Ben, yung 8 at saka yung 20, Sir Ben, meron silang letter. Doesn't matter. Bakit? Kasi yung pangatlong term, wala rin siyang letter. So again, kung paano lang natin ginawa yung first at saka second, ganun din. Clear? Okay. Focus tayo dun sa mga numbers. 8, 20, at saka negative 4. Ano ang kanilang GCF? Tama ka. That is 4. Isa-isahin natin ngayon. Yung 8z squared, pag dinivide ng 4, ano ang sagot? Tama ka. 2z squared. How about yung 20z? Kapag ka dinivide yung 20z by 4, ano naman ang sagot? Okay, you are correct. That is 5z. How about yung negative 4? Kapag ka dinivide yan ng 4, ano ang sagot? Okay, tama ka. That is negative 1. Okay? So, again, yung factored form, isulat lang natin kagaya ng pagsulat dito sa number 1 example and number 2 example. Ayun yung ating magiging sagot. 4 times the quantity of 2z squared plus 5z minus 1. Fourth example tayo. 6a squared plus 8a. Ayan, pareho na silang may letter at pareho silang pareho yung letter nila. Pareho silang may letter A. So, ano yung gagawin natin ngayon dito? Focus muna tayo sa mga numbers, that is 6 and 8. Kunin ang GCF ng 6 at saka 8. Ano ang GCF nila? Tama ka, 2. Ngayon, since may parehong letters tayo, kukunin lang natin yung letter na kung saan may pinakamababang exponent. Di ba yung letters natin dito? A squared, eto yon. A squared at saka yung A. Diyan sa dalawang yan, ito yung may mababang exponent. Kasi 1 lang yung exponent ng A dito. So, ibig sabihin, ang GCF nila will be A. Tandaan, when we are dealing with letters, kapag kukunin natin yung GCF nila,
kukunin lang natin yung letter na may pinakamababang exponent. Okay? So, ibig sabihin nun, ano ang common monomial factor natin dito? Tama ka, 2a. Ngayon, kagaya ng ginagawa natin kanina, divide natin sila isa-isa. Yung 6a, 6a squared, i-divide natin yan by 2a, ang sagot ay, you're correct, 3a. How about yung 8a? Kapag dinivide natin yung 8a by 2a, ano ang sagot? Definitely you are correct, and that is 4. So yung other factor natin is 3a plus 4. Therefore, yung factored form natin dito is 2a times the quantity of 3a plus 4. Meron pa tayong apat. Number 5 example, we have 12b squared minus 15b. Kamukha lang ng example number 4 kanina. Kunin muna natin yung GCF ng number. 12 at saka 15. Ano yung GCF nila? Okay, you're correct. That is 3. How about sa letter natin? Ano yung may pinakamababang exponent dito? Tama ka, that is b. So, ibig sabihin, yung common monomial factor natin is 3b. Isa-isahin natin. 12b squared, i-divide natin yan by 3b. Ang sagot ay? Okay, tama. That is 4b. Tapos yung 15b, i-divide natin by 3b. Ang sagot ay? Okay. So, yan yung ating other factor. 4b minus 5. And then, yung ating factored form now is 3b times the quantity of 4b minus 5. Sixth example, okay, series to 6 plus series to 4. Wala tayong nakikitang number dito, so ang focus lang natin dito, mga letters. So, ano sa tingin nyo yung magiging greatest common factor ng series to 6 at saka ng series to 4? Tama, yung may mas mababang exponent, which is series to 4. So, isayin natin ngayon. Yung series to 6, i-divide natin yan by, eto, i-divide natin yan by series to 4. Ang magiging sagot ay, tama, minus mo lang yung exponent. So, that would be c squared. How about yung series to 4, i-divide natin by series to 4. Ano ang magiging answer? Tama, that is 1. So, that is c squared plus 1. So, ang ating factored form ngayon ay series to 4 times the quantity of c squared plus 1. Second to the last example na tayo dito. Ayan, medyo damihan natin ng konti. A squared b cubed plus 2ab squared minus 3ab. Sir Ben, medyo nakakalito. Yes, alam ko nakakalito. Isa-isahin natin. Hindi lahat may numbers, tama? I mean, yung una, 1. 1 yung nandito dito. Yung dito naman is 2. And yung dito is negative 3. So, ang greatest common factor nila, aside from 1, wala. Focus lang tayo ngayon sa mga letters. Bawat term, meron silang a at saka b. So, ibig sabihin, meron tayong, ang common monomial factor natin dito, may a at saka may b. Focus muna tayo sa a. Sa tingin nyo, ano yung greatest common factor when it comes to letter a? Tama ka, a lang siya. Sir, bakit? Kasi a squared, a. E di a yung lalabas. How about sa b? Tama ka, b. Kasi b cubed dito, b squared dito, and then b lang doon. So again, pag letters ang pinag-usapan natin, yung may pinakamababang example. So a, b ang lalabas ngayon. Isa-isahin natin ngayon ha. A squared b cubed, i-divide natin by ab. Yung a squared, pag dinivide ng a, tama, a lang yon. How about yung b cubed? Pag dinivide ng b, tama, b squared. Pakita ko lang yung answer ha. Okay, ngayon, paano naging 2b yun dito? Since yung 2, wala naman, 2 divided by 1 is still 2. A, i-divide mo ng a, 1 na lang yon. So again, 2 times 1 is 2 pa rin. How about yung b? Saan ang galing yung b dito? B squared? I-divide natin ng b, dun lalabas yung b. And last, yung negative 3, saan ang galing yung negative 3 dito? Negative 3ab, so negative 3 divided by 1 is negative 3. A divided by a is 1. B divided by b is 1. So, negative 3 lang yung dito. Now, yung factored form natin will be ab times the quantity of ab squared plus 2b minus 3. Down to our last example, 4p squared q squared minus 10p q cubed. Okay, numbers muna tayo. 4 and 10. Ano ang GCF ng 4 and 10? Tama ka, that is 2. Paraw silang may letter P at saka paraw silang may letter Q. Focus muna tayo sa letter P. Yung isa P squared, yung isa P. Ano sa tingin yung GCF na pagdating sa letter P? Tama ka, P. Next, sa letter Q, yung isa Q squared, yung isa Q cubed. Ano yung sa tingin mo yung GCF pagdating sa letter Q? Yun, nakuha mo. That is
q squared. Again, saan nanggaling yung 2 dito? 4 and 10, GCF nila is 2. Saan nanggaling yung p dito? P squared and p. GCF nila is p. Ngayon, bakit q squared yung nandirito? Q squared, q cube, pinakamalit na number is 2. Kaya q squared ang lumabas dito. Ano ang other factor niya? 2p minus 5q. Bakit 2p minus 5q? Isa-isahin natin. Okay, 4 divided by 2, that is 2. P squared, i-divide ng p, tama ka, p lang siya nun. And then yung q squared, pag din-divide mo siya ng q squared, 1. Kaya 2p lang yun dito. Next, 10. Divide natin by 2. Tama, that is 5. Yung p, pag din-divide ng p, correct, 1 lang yun. So, 5 times 1, 5 pa rin yun. And last, yung q cubed, eto, yung q raised to 3, i-divide natin yan by q squared, and yung magiging answer nun is letter q. So, our factored form now will be 2p q squared times the quantity of 2p minus 5q. Okay, so at least, or sana, may natutunan ka sa panonood ng video na to. Again, I've presented 8 examples. Feel free to ask questions sa comment section natin. Okay, so with that, maraming salamat sa pagkikinig and yes, magandang buhay!